Bumalik ka na dito. Hey, what's up, Transmate? Welcome or welcome back to my channel. And for today's video, i-share ko sa inyo ang new update ng ginagawang bahay ng hipag kong OFW from Dubai. So, sa kanila tong mag-asawa. Ayan, guys. So, for now, ganyan yung itsura niya. Meron ng nabuo na yung dalawang kwarto. And then, yung kalahati, may slab na. And then, yung kalahati, ganito pa lang siya. Ito yung magiging master's bedroom. So, wala pa siyang slab. So, ayan pa lang yung itsura niya sa ngayon, guys. So, ayan guys, ito yung unang room. So, mapapansin nyo, wala siyang window dun sa bandang likod. Unlike dun sa amin. So, isa lang yung window nito. Yan. So, ito lang yung bintana nila. Ay, nakaharap lang sa amin. So, katapat niyan yung bahay namin. So, room ni Shane yun. And ito naman yung magiging daanan ng hagdan. So ngayon meron pang plywood dyan. Hindi pa na natatanggal yung plywood na ginamit nila for slab. And dito naman tayo sa pangalawang room. Ito yung, yan, same pa rin. So kung mapapansin nyo, wala pa rin, wala ding window sa likod. So ayan yung bintana niya facing sa Mount Banao. So, sobrang ganda ng view ni Aye dito. So ayun lang ang masaklap kasi natakpan na yung view namin. So, hindi na namin makita yung Mount Banao ngayon. Ayan, ayan guys. Ganito lang sa probinsya. Sungkit-sungkit lang. Ay! Muntik na mapatakan. Mangga ng kapitbahay. Yun o, ang sarap niyan. Pakita mo dali. Oh, di ba? Fresh. So, ayan guys. Sa ngayon, ang ginagawa nila ay nag-aasinta dun sa dalawang kwarto. So, tinatapos na nilang i-asinta yung dalawang kwarto. Ayan. So, ang ginamit nga palang hollow blocks dito ay 60. Sa baba ay 16 ang size. And then, sa taas ay 14 na. Siyempre, kasi para mas magaan-gaan siya. Kasi masyado nang mabigat ang 16 kung yun pa yung gagamitin nila dun sa taas. So ayan guys, kung makikita nyo maraming kahoy na nakatindig dito sa ilalim. So yun yung nag-handle ngayon dun sa slab na ginawa nila. So kung sa iba gumagamit sila ng bakal, dito po ang ginamit po nila ay kahoy lang na lumber, coco lumber. So ayan, naglagay na rin sila dito ng mga kahoy sa bandang garahe kasi naayos na nila yung pag-i-slab naman sa master's bedroom. So dito guys, tinanggal na nila yung plywood na ginamit sa pag-i-slab. So ang ganda talaga ng plywood na yun guys, kung makikita nyo, sobrang linis no? Pinagtanggalan niya. Unlike sa amin before, maraming mga putok-putok na plywood or hindi pantay yung pagkakagawa kasi pumuputok nga yung plywood na ginamit. So dito ibang plywood yung ginamit nila. So kung makikita nyo, sobrang plain lang yung pinagtanggalan. Ayan, napantay siya guys. So kung tatanungin nyo yung plywood na ginamit nila ay ito yun guys, crocodile yung tatak niya and kulay black siya guys. At kahit nababasa siya, hindi siya pumuputok o hindi nadideform yung kanyang pagka plywood. So maganda yung kanyang finished product pagkatapos siyang tanggalin sa pag-i-slab. Medyo pricey lang siya guys. Ang price nito ay 600 plus compared dun sa ibang plywood na 350 lang yung kanyang presyo. Same din sa pagbibiga no guys. Yun din yung ginagamit nila na plywood sa paglalagay o pagbubuo ng mga biga. And ayan, piniprepare na nila ngayon yung pag-i-slab naman dito sa master's bedroom. So puro coco lumber yung makikita niyo yung nag-handle dyan. Thank you.
So, natapos na nila itong dalawang kwarto. Yasinta. Ayan. So, magbibigan na sila uli doon sa taas. And then, tinanggal na rin nila yung pinakasahig doon. Nung nag-islab sila. So, yun na natanggal na yung mga kahoy. Ayan. Kasi, dito na naman nila yung itatayo. Kasi, dito naman sila mag-i-islab. At saka yun doon sa part na yun. Ayan. So, ayun yung hagdan. Kita na, natanggal na yung pinakatakip doon. So, ayan. Dito naman sila sa master bedroom mag-i-islab. So, ayan sila, guys. Ayan. So, ayan, guys, yung crocodile na plywood. Nag-ready na ulit sila sa pag-i-islab dito. Sa side na to. So, ayan guys, ayan na yung bahay na ginagawa ng hipag ko. So, nagawa na yung second floor. Tapos, mag-i-islab na sila doon. Dito sa side na to. Ayan, so, ang ginamit lang dyan ay yung mga cucumber lang na pang stand ng plywood. So, bali tatlong kwarto yun sa taas. Dalawa doon. Tapos, yung ginagawa nila ngayon ay yung pangatlong kwarto. Yun yung pinaka-master's bedroom. So, yan, church mates. Nandito tayo ngayon sa taas ng ginagawang bahay ng hipag ko. So, eto, inaayos na nila yan para sa nire-ready nila sa pag-i-islab. So, kung makikita nyo dito, merong mga bakal. So, ilalatag nila yung papunta doon para dudugtungan pa nila yan ng iba pang bakal. Bukas or siguro bukas yun yung project nila. So, bukas makikita natin kung anong gagawin nila dyan sa mga bakal na yan. Ayan. So, ito yung may biga dito. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, sa loob ng biga, merong PVC na orange. So, dyan idadaan yung electrical. So, electrical line yan guys. Ayan o. Ayan, electrical line.